Hi mga loves! Inday ko rin po here again and again and again. Nasa inyong mga screen na naman ngayon. So, dire-diretso na tayo. No? Ang gagawin ko ngayon is isi-share ko ulit sa inyo yung paggawa ng butchi. Kasi, di ba nung last time na gumawa ako, kasi first time kong gumawa nun, hindi siya okay. Sobrang maalat lang, lasang tikoy, hindi luto yung gitna, hindi na tunaw yung, hindi nag-melt yung tawag nito, yung cheese, ayan. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko niremedyohan yung butchi, na butchi, yung butchi. Butchi. Hirap i-pronounce mga langga kasi nga, I mean, hirap pag Tagalog, so intindihin nyo na lang. So, ito na po ang mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng butchi or sesame balls. Yun ba yun? Sa English, bahala kayo dyan. Basta yan, butchi. So, meron tayo ditong glutinous rice flour, malagkit powder, yan. Then, meron ako ditong sweet potato at meron tayong sugar, sesame seed. At ito, minatamis na langka, mga palangga. Kasi ube dapat yun, kaso walang available na ube. So, yan, ito lang yung nandun sa ref. So, yan na lang muna ang gagamitin natin ngayon. At syempre, ang ating pang, ano, para mas lumasa yung ano, langka. Para mas magkaroon ng aroma. Yan ang ating langka flavor. At gagamit tayo dito ng evaporated milk at ang ating cheese. So kung napapansin nyo, grated cheese yung aking gagamitin kasi nga nadala ako nung unang gawa ko nung aking butchi. Ayan, hindi natunaw yung cheese na ginamit ko. Buo pa din siya. Pero kahit buo, malambot naman yung cheese. Pero andun pa rin, buo pa rin yun. So wala nang patumpik-tumpik pa. Magluluto na tayo. Umpisahan na natin sa paglalaga ng ating kamote. Okay. Maglagay lang tayo ng 2 cups of water. Then, papakuloyin na natin hanggang sa maluto yan. So, habang naghintay tayo, meron tayo ditong 500 grams na glutinous rice flour. So, gagawin na muna natin yung ating dough. So yan, hinati ko yan muna dyan mga palangga. Then, nagpainit na ako ng tubig kanina. Ayan, maglagay tayo ng mainit na tubig. 2 cups yung gagamitin ko dyan. Pero tatansya-tansyahin ko lang yan. At ilagay ko na rin yung ating gagamitin yung asukal. So, pasensya na po sa Tagalog ko. Medyo mahirap kasi talagang mag-Tagalog, no guys. Ayan, so, tunawin lang natin. Meron akong buko pandan flavor. Maglalagay na rin ako. Optional naman yan. Kung meron kayo, so maglagay kayo. If wala naman, hindi naman na kailangan. Pwede namang wala. So, 2 tablespoon ang nilagay ko dyan. So, dahan-dahan lang natin or unti-untiin lang natin yung paglalagay natin ng tubig ng ating sabaw. Ayan. Itong bakit mainit na tubig yung ginamit ko, mga loves, gawa nung unang nag-try akong gumawa nitong butchi is hilaw yung nasa loob niya at luto na yung nasa labas. Kaya hot water para maluto na yung rice. Para konting prito na lang. Hindi na ako mag-worry na hilaw yung loob. Ganun, luto yung labas, diba? So, ayan. Unti-unti lang natin i-add yung mga natirang rice flour natin kanina. Hanggang sa makabuo tayo ng dough.
Then, ayan, malapit na maluto yung ating kamote. So, pagtapos nyong maano yung dough, mamasa, i-rest lang natin ng 15 minutes and takpan lang natin ng tela. So, sa 2 cups na gamit ko kanina, may natira akong 1/4 cup. So, kaya tansya-tansya lang talaga, unti-unti lang yung paglalagay ng tubig. So, dito guys, i-dry na muna natin ang ating kamote. Ayan. So, imamash na natin siya. Ang gagawin kong feeling mga palangga is super tamis ang gusto ko kasi hindi ko alam kung bakit gusto ko ng napakatamis na palaman ngayon. Gawa siguro nung unang pag-try ko nung buchiko is sobrang alat lang, puro cheese lang yung nalasahan ko dun. Kaya ngayon babawi ako, gusto kong matamis naman. So, pero kung kayo naman yung gagawa, saktuhan lang. So, may margarine akong nilagay. Bali, 2 tablespoons yun ng margarine. At itong langka naman natin na minatamis ay nasa 1/4 cup. Then, mag-add lang tayo ng langka flavor. Ayan, para mas madagdagan yung kanyang aroma. Ayan. So, ito na yung ating grated cheese. Kaya, ginanyan ko ng mga langka para sure-sure na tunaw talaga yung cheese natin. Kasi nga, di ba, nung nakaraan din, nung, di ba, again and again, nung first time kong gumawa is, buo pa yung cheese. Pero malambot naman na siya, pero buo pa rin. Hindi siya nag-melt. Ayan, so kita nyo naman yung sugar na nilagay ko, napakarami. May tubuhan kasi kami, guys. Charot lang. Ayan, gusto ko lang talaga ng matamis na yun. Hindi ko alam kung bakit. So, dyan, kung hindi naman minatamis na lang ka, so pwede naman kayong basta kayo na bahala mag-adjust dun sa gusto nyong lasa ng feeling nyo. Okay, so naglagay na ako dyan ng 1 cup na evaporated milk. Shucks. Hirap na hirap. So, ayan. Yung ating na-mash na na kamote kanina. Okay, so, tiyan. Sa puntong yan, kailangan lang natin ng tiyaga talaga sa paghahalo niyan. Dahil, kailangan matuyo yan or maano yung liquid niya, guys. Ma-reduce yung kanyang liquid na magiging ganyan na siya. Ayan. Kita nyo yan, mga langga. Parang gumawa tayo ng kamote halaya. Parang ganun, guys. So, yan. Set aside natin. Then, gagawin natin is titimbangin natin yung ating mga butchi. Yung gagawin butchi. Kasi para pantay-pantay yung kanyang timbang. Pantay-pantay yung laki niya. Or depende kung magpantay sila ng laki. Pero basta importante, pantay yung kanyang timbang. Siya. Tapos na tayo magtimbang ng ating dough. Ganon din gagawin natin dito sa ating filling. Parang timbangin din natin siya. Kung gaano kabigat yung dough, ganon din kabigat yung ating filling. So, nagtimbang ako dyan ng 20 grams. Yung bawat bilog na yan is 20 grams. Okay, so sa pagbibilo, ay sa pag ano niya, paglalagay ng filling, guys, hindi ako expert talaga. Basta lang mabalot ko lang siya ng pantay, okay na sa akin yun. Okay, ito yung pang second time na gawa ko ng uchi. Kasi nga, nung una, sobrang palpak talaga yun. Kaya hindi ako papayag na hindi ko magawa to ngayon. Hindi ko magawa ng tama. Ayan. Hanggat di ko magawa ng tama yung isang bagay. Ayan. Ulit-ulitin ko talaga yan, guys. Di ko titigilan. Okay? So, ayan na. Bilog-bilogin lang natin, mga langga. Sa totoo lang, nahirapan din talaga akong mag-bilog niyan. Sa totoo lang. Ayan. Kasi second time na. Wala. Ayan.
So, nilalagay ko lang siya sa bandang ano ng palad ko din, in-slide ko. Ayan. So, iba-iba naman yung paraan natin, di ba? Yung pamamaraan kung paano tayo magbabalot ng ating butchie. So, kung anong paraan nyo, yun na lang yung sundin nyo. Kung saan kayo mas mapapadali, ang importante naman is mabalot natin ng maayos yung kanyang palaman para hindi lumabas pag piniprito na natin siya. So, ayan na. Nakagawa na ako ng 40 pieces lang kasi itong sumobra guys dahil wala na nga akong filling. So, ayan. Nagpainit lang tayo ng mantika dyan at ito yung ating sesame seed. Ayan. Marami na akong sesame seed ngayon guys. Bumili talaga ako. Kasi, ayan, so isasaw-saw lang natin siya sa tubig. Pero, konting saw-saw lang kasi para hindi malusaw siya. Ayan, saktong didikit lang yung ating sesame seed. Then, ayan, i-roll lang natin para mas nakapit talaga dun sa dough yung ating sesame seeds. So, ayan. Ayan na. So, sa pagluluto ng butchie guys, ingat-ingat kasi nga mainit mantika yung gamit natin dyan. So, mainit yan. Baka mapaso kayo. Ingat-ingat po. And then, ayan. So, alagaan na lang natin mga palangga ng balibaliktad. Pagbabalibaliktad. Ayan. So, eh, diba? Ang gaganda nila. Ayan, kita niyo yan. May nag-smile na sa akin. Kasi daw, hindi ko siya na balot ng ayos. Tsaka dapat mga langga, mahilang apoy lang po. At ito na ang ating nagawang Gucci ala in the cake. Char-char! O, diba, natututo din sa mga pagkakamali si Inday K, sabi sa inyo. Diba, mas maganda yung nagkakamali kasi at least, mababago mo yun. Yung mga pagkakamaling yun, pwede mong itama. Char! So, ayan, pwede mong ilagay sa clamshell para mas presentable kung gusto mong ibenta. Pero yan, hindi ko yan ibibenta. Pamimigay ko muna. Ipapatikim ko muna sa mga kakilala ko. Diba? So, meron ako ditong half cook lang para pwedeng ilagay sa ref. Iinitin na lang pag kakain na. So, I hope mga palangga na gustuhan nyo ang aking ginawang video ngayon. At kapag di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, huwag nyo kakalimutan i-click ang subscribe button dyan sa baba at isama nyo na ang notification bell para ma-update kayo pag may bago ulit akong recipe. This is Inday Kuripot na ambisyosang Mamshi Pa!